2, 1. Hi guys. Medyo nakakatamad yung araw na to, ano? Medyo wala tayong magawa. So, tara, kwentuhan ko na lang kayo. Kanina pa ako nag-iisip kung ano yung kukwento ko sa inyo. Nang sumagi sa isipan ko, kasi namang problema ako eh, kung ano yung ikukwento ko ngayon. So, dahil dyan, dahil namang problema ako, ang ikukwento ko sa inyo ay kung saan nga ba nagsimula ang problema. So, ang kwentong to ay pinamagatang ang alamat ng problema. So, isang kwentong nagsimula sa isang malayong nayon. So, ang kwentong ito ay pinagbibitahan ng isang pamilya. Isang pamilya na meron silang anak na spoiled brat. Kasi sa bayang yon ay sila ang pinakamayaman na pamilya. So, ang kanyang tatay ay napakaraming negosyo na hinahawakan. Napakarami, hindi mabilang. Ang kanya namang ina ay meron din sarili nitong negosyo. So, kaya sunod sa luho ang batang ito. Gano siya ka-spoiled? Isang araw na namamasyal sila sa parke, kasama niya ang kanyang mga bodyguard. So, naglalakad siya nang may nakita siyang isang bata na may kinakain na cotton candy. Inagaw niya ito. Umiyak ang batang inagawan. At sinabi na lang ng mga bodyguard, bibili na lang po namin yung cotton candy na kinakain ng inyong anak. So, nakuha nung batang spoiled na to ang gusto niya. Maya-maya, nagpatuloy sila sa paglalakad. Meron silang nakitang isang bata na merong laruang kabayo. Yung sinabi niya sa bata, akin yung kabayo. Tapos sabi ng mga bodyguard, bibili na lang po namin yung kabayo. At sabi ng batang spoiled, ayoko niyang kabayong yan. Ang gusto kong ibigay niya sa akin yung totoong kabayo, yung buhay na kabayo. Napakamot sa ulo yung mga bodyguard. Agad-agad, naghanap sila ng kabayo. At pagkatapos na ito, habang papauwi sa bahay, sumakay ang batang ito sa kabayo. So habang naglalakad, kanyang mga bodyguard, siya ay nakasakay sa kabayo na kanilang binili. So ganito siya ka-spoiled. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Hanggang isang araw, dumating ang kinatatakutan ng pamilya niya. Ito ay ang bumagsak at malugi ang kanilang mga negosyo. Unti-unti sila naghirap. Unti-unting nawala ang pinundar ng mga magulang niya. Hanggang isang araw, nag-resign na ang mga bodyguard ng kanyang mga magulang pagkat wala na silang maipasahod sa mga ito. So, nagaya ang bata, Mama, Papa, pasyal naman po tayo sa park. At para siguro makalimot sa problema, ang mga magulang ng batang ito ay pumayag sila. Pero habang naglalakad sila sa parke, ang mag-asawa ay nakayuko. Habang naglalakad, iniisip nila ang dami ng problema na kanilang pinagdaraanan. Habang ang kanilang anak naman ay lumilinga-linga sa paligid, naghahanap ng bagay na maipagbibili niya sa kanyang mga magulang. Hanggang meron siya nakita. Nakakita siya ng isang bata na kumakain ng ice cream. Agad niyang kinuha yung ice cream. Akin na nga yan! Umiyak ang batang inagawan at sinabi, Mama, inagaw po ng bata yung ice cream ko. Nagalit ang magulang. Bakit mo naman inagaw ang ice cream ng anak ko? Lumapit ngayon ang mag-asawang punong-puno ng problema. Ma'am, pasensya na po kayo. Sabi, balik mo nga anak yung ice cream na inagaw mo. Hindi ma, gusto ko to. Bili mo sa akin to. Bilan mo ko neto. Sabi, anak, ibalik mo na lang yan. So, kinuha ng nanay yung ice cream sa kanyang anak at ibinalik sa batang umiiyak. At nagpatuloy nila sila sa paglalakad. Habang nakayuko pa rin ang kanyang mga magulang dahil sa dami ng problema na iniisip nila. Sa dami ng mga suliranin na pinagdaraanan nila. Habang ang bata, halos lahat ng nakita niya sa park ay gusto niya ipabili. Ma, bili mo ako ng robot. Ma, bili mo ako ng ice cream. Ma, bili mo ako ng hotdog. Ma, bili mo ako ng burger. Halos lahat ng nakita niya sa park na yan ay pinabili niya. At napuno na ang kanyang tatay. Sinabi ng kanyang ama na, Anak, ang sakit mo sa ulo. Nakakaturete ka. Puro na lang naririnig ko sa'yo, pabilema, pabilema, pabilema. Hindi ko naman nasa isip ko, gulong-gulo na ako. At dahil sa sinabi ng yon ng kanyang tatay, at dahil sa malakas na tinig nito, narinig ng mga tao ang pagtatalo ng pamilya. Sinabi nila, Pre, ano daw yung pinag-aawayan nila?
Sabi nung isa, hindi ko alam eh. Basta ang narinig ko lang, pag nakakaturete, masakit sa ulo, ang tawag daw doon ay pabilema. At dahil doon, diyan nagsimula. Unti-unting nagbago ang alamat. Hanggang ang pabilema ay na-develop sa salitang problema. Ngayon, alam niyo na kung saan nagmula ang salitang problema. Muli, yan ang alamat na nagmula kay Historya TV.